Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video is going to be another makeup tutorial, another makeup pampaganda. And so it's going to be another makeup transformation. But today, ang gagawin natin is magme-makeup tayo while i-share ko sa inyo guys ang aming experience nung kami ay nagkaroon ng COVID. Ayan. Pero mild lang naman yung aming COVID. Ayan. So, today's video, i-share ko sa inyo while nagme-makeup tayo. Ayan, nagkakamiss yung pagme-makeup. And so, without further ado, let's start. So, mag-start tayo dito sa foundation. And for the foundation, I'm going to use this two shade. Ayan. So, itong isa is Maybelline. At saka itong isa naman is Rimmel. So, i-mix ko itong dalawang ito. Ayan. Ayan, so nakaka-miss mag-makeup. Medyo matagal-tagal na akong hindi nag-makeup, no? So, gumamit na ako diretso ng foundation. Ayan, so if it's daytime, pwede kayong gumamit ng moisturizer, then sunblock. Gusto nyong mag-stay ng matagal ang yung makeup, pwede kayong gumamit ng primer, and then foundation. Mag-start tayo kung paano kami nagkaroon ng ganyang virus, no? Simulan na natin, guys. July 1, ayan, nagkaroon na ako ng lagnat. Nilagnat na ako ng July 1. So, yung lagnat ko is parang ano lang siya. Parang mild lang na lagnat. Tapos, July 2 and 3, nagkaroon na talaga ako ng lagnat. Pero, nawawala naman siya. Lalo pat sa gabi, no? Ayan, so, concealer. Mag-concealer muna tayo. Ayan, so, ilalagay ko na lang sa aking description yung mga products na ginamit ko. Okay? Ayan, so July 2 and 3, medyo may lagnat na talaga ako. Nagkaroon na talaga ako ng lagnat. So, yung ginawa ko is, nag-steam ako na nag-steam. Ayan, yung pinagpawisan ako ng pinagpawisan. Ayan, so July 4, ayan, medyo yung lagnat ko, sobrang mataas na yung lagnat ko, guys. Umabot na ng 39 degrees Celsius. Ayan. So, July 4, naka-schedule ako for first dose vaccine. So, ang iniisip ko noon, kailangan kong gumaling agad kasi kailangan kong mabakunahan. Kasi kung hindi ako mabakunahan, baka matagal na naman ako mabakunahan. So, kailangan kong gumaling ng araw na yon. Ayan. So, ang ginawa ko, naligo ako ng naligo. Ayan. Pero gumaling naman ako nung time na yon, nung araw na yon, nung July 4 na yon. Kaya, hindi ko rin naman alam na may COVID na ako nung time na yon. So, akala ko lagnat lang. So, okay na ako. Nagpabakuna ako nung time na yon. Ayan. So, pag-uwi ko sa bahay, ayan, dumugo na naman yung ilong ko. Sa sobrang init na naman ang katawan ko. Naligo na naman ako. Ayan, puro na lang akong ligo. Then, July 6, ayan, nagpa-swab test na talaga ako, guys. Ayan, positive talaga yung result niya. Relax lang ako. Ayan. Kasi, positive na nga tayo. Tapos, magpapanik pa tayo. So, chill lang tayo, no? So, ngayon, ang ginawa ko ay sinabi ko sa dun sa doktor, ano bang gagawin ko? Ayan. Pero sabi naman niya, mild lang naman yung COVID mo. So, kailangan mo lang mag-quarantine sa bahay. So, hindi na ako nagpunta ng hospital o hindi na ako tumawag dun sa hospital. So, ngayon, ang ginawa namin, kung ano yung ginawa namin sa bahay, no? Ayan, guys. Disclaimer lang. Itong isi-share ko sa inyo, guys, is based lang sa experience namin. Okay? Hindi po ito applicable dun sa mga tao na medyo may may mga ibang sakit or may ibang nararamdaman lalo pa sa mga may edad na. Ayan, yung sa amin kasi mild lang talaga siya. Alam kong mild lang siya. Tapos, ang ginawa ko is lagi ako nag-steam ako. Tapos, maraming water po. Ayan, maraming water po yung dapat kailangan natin. Kasi nga, sobrang init ng katawan natin, no? Tapos, yung pagkain natin, utas yung kinakain namin para mabilis kayo makarecover. Tapos, more on vitamin C po yung tinetake namin. Ayan, yun kasi sinabi ng doktor eh. Yun kasi sinabi dun sa clinic na hindi na namin kailangan magpunta ng hospital. Kasi, ano naman daw, mild lang naman yung aming symptoms. Okay? So, tuloy pa rin yung aming lagnat. Yung anak ko, tuloy pa rin yung lagnat niya. Pero after 3 days, gumaling na yung anak ko. Naka-recover na siya agad.
Ako naman, 6 days, 7 days, ayan, wala na akong lagnat. Ayan, okay na ako. Kaso nga lang, medyo weak pa yung aking katawan, pero tuloy-tuloy pa rin yung aking, aking pag-workout. Ayan, hindi pa rin ako tumitigil sa aking pag-workout nung time na yon. Dire-diretso pa rin. Ayan, so, gagamit muna ako ng, ano ba to? Press powder. Ayan, so, hindi porkit nagkaroon kayo ng COVID, guys. Ayan, medyo pinanghihinaan na kayo ng loob. Dapat positive lang kayo. Positive mindset lang kayo para mabilis yung pag-recover ninyo. Kasi, yung iba dyan, parang natatakot sila. Sobrang natatakot sila. At saka, palakasin ng yung loob. At saka, of course, kumain kayo ng prutas. Ayan. Tapos, uminom kayo ng uminom na maraming water. Ayan. At saka, maging active pa rin kayo. Kung kaya nyo mag-workout, kahit yung mga light workout lang, mag-workout pa rin, tuloy pa rin kayo. Kasi, panghihinaan ka talaga ng loob. Kasi marami natatakot. Ayan, so, magkocontour tayo, guys, para maganda naman ang ating fez. Ayan, so, pagandahin natin ang ating fez. Ayan, para masabi talaga na fully recovered na talaga a catch. O, diba? Para sabihin na talagang nakarecover na talaga. O, diba? Tayong gumaling. Ayan, so, i-blend muna natin ang ating shading. Ayan. Kailan natin siya mag-blend? Ayan. Ayan, so, mawala ng pag-asa kasi positive na nga tayo. Tapos, ayan, panghihinaan pa kayo ng loob. So, kailangan natin lumaban. Okay? Fight, fight. At saka, lagi lang tayong positive. Okay? Positive mindset lang palagi. Hindi pa rin ako lumalabas hanggat hindi pa ako nakakapagpa-swab test. Ayan. So, kailangan din natin siguraduhin na negative na tayo kasi para hindi tayo makahawa, no? Kasi, kahit sinasabi nila na 14 days lang naman kasi yung virus sa ating katawan. Pero, isisiguraduhin pa rin namin na negative na kami bago kami lumabas. Okay? Punta na tayo. Mag-eyeshadow na tayo, no? Ayan. So, gagamit lang ako ng concealer para sa aking eyeshadow. Tapos, i-blend natin. Okay. Eyeshadow, I'm using this Rimmel. Yeah, lagi ko siyang ginagamit, guys. Kasi, maganda kasi yung mga kulay niya. Gusto-gusto kasi yung mga kulay niya. Ayan, so gagamitin natin itong medyo may pagka-brown-brown. Ilan natin siya ng implant, guys, para maganda yung eyeshadow natin. O, diba? Okay, nablend natin siya. So, kailangan yung makeup natin ngayon. So, kailangan medyo yung, alam mo yung, medyo matapang look. O, diba? Matapang look, alam mo yun, yung mga palaban na mga makeup. O, diba? Maglalagay tayo nitong black shade. Ayan. Dito natin ilalagay sa gilid ng ating mata. Kasi hanggang din tatapos itong pandemic na to, hindi talaga tayo safe. Okay. So, kahit anong ingat natin, kung matamaan talaga tayo, wale. Ang pinakamagandang gawin talaga ngayon is, ayan, lagi natin palakasin ang ating immune system. Ayan, lagi tayong kumain ng mga pagkain na pampalakas ng ating immune system. O, di po. Char. Yun, lahat ng mga sinasabi ko, guys, ayan, doctors po yung mga may sabi niyan. Okay? Hindi po ako may gawa-gawa yan, char. Palakasin talaga ang ating mga immune system ngayon, guys. Ayan, kasi hindi natin alam kung kailan tayo tatamaan ng virus na yan. So, kailangan nyo talagang magpalakas palagi. Ayan, kumain ng mga prutas. Ayan. Mag-exercise. Kailangan natin magpapawis. Hindi naman daily. At least, thrice a week. Ayan, pwede na. O, diba? Tapos, take ng vitamins. Pero sabi ng doktor, pinakamaganda talaga, guys. Ayan, magpabakuna tayo. Ayan. Kaya thankful ako talaga na nagkaroon man ako ng COVID. Mild lang siya. Dahil na nga siguro nagpabakuna na kami, no? May bakuna na kami. Kahit hindi pa naman fully vaccinated. Pero, at least may first dose na kami, o, di ba?
And then, ang next natin is, gumamit na tayo ng mascara. Okay, so for the mascara, I'm using this Maybelline. So, lahat ng mga products na ginamit ko, guys, I'm going to put in my description. Okay. Broken alone, I feel the rain crashing down. All around this empty town. Ayan, so magkikilay muna tayo, guys. And then, after ng kilay natin, maglalagay na tayo ng false eyelashes. Okay. Kailangan pataas ang pagsuklay natin sa ating kilay. Ayan, so for the kilay, I'm going to use this brow powder. So this is from Silk Girl. Gagamit ako nitong concealer. Linisin natin yung gilid ng ating kilay para malinis na malinis siya tingnan. Lalagay na tayo ng false lashes. Ayan, so ang next natin, guys, is gagamitin natin itong bronzer. Ayan. I prayed for you and catch you near and hopes you chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares. Tapos ang ating ilong, gagamit tayo ng brush. Ayan, so ang next natin is itong blush. So kailangan natin medyo hindi tayo magmukhang putla, o, di ba? Kasi galing nga tayo sa sakit. Galing tayo sa COVID. So hindi natin kailangan na maging putla tayo. Kailangan mamula-mula. Pinky-pinky ang ating face. Okay, so ang next natin is highlights. Okay, highlighter. Gagamitin natin itong highlighter para makintab na makintab ang ating cheekbone sa ating ilong, then konti lang dito sa ating forehead. Lagyan din natin dito sa gilid ng ating mata. Ayan, so mag-lipstick na tayo. Tapos, imimix ko lang siya dito sa medyo red na lipstick. Ayan, so palaban makeup ang ating ginawa ngayon kasi kagagaling lang natin sa COVID. So kailangan mukha tayong alam mo yung hindi nagkasakit, o, di ba? Umiwas kayo din sa mga taong alam nyo yun, nagbibigay sa inyo ng mga nagbibigay ng stress. Ayan, umiwas natin silang i-welcome sa ating buhay, okay? So, iwas-iwas din pag may time sa puyat, sa mga stress, sa mga toxic friends, sa mga alam nyo na, okay? Iwasan ang dapat iwasan para hindi tayo ma-stress sa buhay, okay? Di bali na wala tayong pera, okay? Basta happy tayo, happy lang, okay? Walang stress-stress, hindi tayo magpa-stress. At saka, stay healthy. My God! Okay, lagi tayong kumain ng mga pagkain na alam nating healthy sa ating katawan. Saka, ano ba?
lagi tayong mag-take ng vitamins, okay? Kasi maganda yan sa ating katawan. Ayan, panlaban sa sakit ngayon. So, yun lang aking ma-share, guys. Ayan. So, nagpapasalamat ako na naka-recover na kami agad. Oops. Ayan. Thank you so much, guys. I hope to see you again soon in my next video. God bless everyone and stay safe. Bye!